Upload ko po today ay magpe-prepare kami para sa aming New Year. Si Mr. Po ay mamimili siya at ipakikita ko sa inyo kung ano yung napamili niya at mag-decoration ng konti para sa New Year. Hello, good morning guys! It's time na mag-grocery na si Mr. para sa aming New Year's Eve. Ito, gumawa na ako ng listahan na bibilin niya. Kasi siya lang ang mag-grocery, guys. Pag New Year, medyo excited kami. Kasi transition ng old year to the next year. Sana ang wish ko maging maganda ang 2021. Kaya uutusan ko na si Mr. para mag-grocery. Kasi alam ko, maraming tao na mamimili today. Kailangan mabili niya to ngayon, December 30. Mamaya, i-hold ko kung ano yung mga nabili niya. Ito yung listahan. Medyo gagastos kami ng konti, basta New Year. Kahit na dalawa lang kami sa bahay, maghahanda kami para salubungin ang bagong taon. See you later! At syempre, maglalagay din ako ng tablecloth para sa New Year. Kasi nung Christmas, red siya. Ayan. Kaya maglalagay din ako, ihanda ko na today. Kasi bukas, busy na. 2 hours later. Ayan guys, nakapamili na si Mr. pang New Year namin. Ayan. Konti lang guys. Ayan. Isa-isahin ko. I-hold ko sa inyo guys. Bumili si Mr. dalawang hammer. Nag-request din ako ng muscle. Musling nga tawag sa amin dito. Tahong. Ang favorite ko, grapes, broccoli, yung maliit na orange, clementina, white wine, dalawa guys. At saka yung bubuksan namin pag 12 o'clock na parang champagne. Ayan, isang bote. Carrots para may vegetable. At ito yung favorite kong gulay. Hindi mawawala sa akin yan. Tsaka bumili rin kami ng lox para sa bread. Ito na yun, guys. Garlic bread. Dalawa siya, guys. Yan. So, lagay na natin lahat sa fridge. At saka, bumili rin siya ng dalawang chocolate Anton Bird. Yung isa, mayroon siyang mga fillings, yung gold. Masarap yan, guys. Tsaka itong maliit, marzipan. Hindi ako masyado kumakain yan ng marzipan. Ewan ko kung bibili pa kami ng cake para bukas. Yan ang total amount na nabili namin, guys. 561.25. So, yan lang ang napamili, guys. Yan lang. Para makaraos ang aming New Year. Ayan, makikita nyo, guys. Nagsabit lang ako ng mga palamuti sa wall, dyan sa may picture.
Tapos may lightning kami. Tapos, ayan, kikita nyo yung lightning. Madami kaming lightning dito, guys. Tapos naglagay lang ako ng Happy New Year sa bintana. Tapos yan lang yung table namin. Wala pang plato, guys. Ganyan lang, kasimple. Ayan, guys. Nakaayos na ako ng table para bukas. Pero hindi ako naglagay pa ng mga plate. At saka yung mga pailaw. Ganyan kami pag New Year. Mga ilaw. At saka doon sa bintana. Nakalagay na yung Happy New Year. Hopefully bukas masaya ang aming New Year kahit na kami dalawa lang. Kasi dito guys, ang tradisyon nila, ang decoration nila sa Christmas ay iba kesa sa New Year. Yung kanilang lamesa, maraming nakalagay yan. Pero dalawa lang kami, kaya simpleng-simple lang guys ang aming dekorasyon. Kasi kami lang naman dalawa eh, walang bisita. Pero pag marami akong bisita, kagaya last 2 years ago, madami kami dito. Kaya yung table namin, mahaba yan kasi na-adjust. Kaya ngayon, makaka-relax na ako. Kasi lalagay na lang dun bukas yung mga plato, mga glasses. At syempre, magiging busy sa pagluluto. Ang lulutuin namin, seafoods guys, hindi yung maraming meat. Kasi pag New Year, mga light meal lang. Gusto ko sanang magluto ng marami, kaso di naman namin mauubos yun. Kaya sayang lang. So, this is for now guys. At sana this coming New Year, lahat tayo maging masaya. No matter what, na kahit na may problema ang buong mundo, salubungin natin ang 2021 na happy tayo, parating naka-smile. Yan, at maging positive tayo sa lahat ng oras. Dahil talagang sinubok tayo this year kung gaano tayo katatag. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa na makakaraos din tayong lahat. Magpasalamat po tayo kung anong meron tayo, malay nyo. Sa isang araw, gumanda ang ating buhay. Hindi parati tayo nasa ilalim. May pagkakataon na tayo'y tataas. Kaya, sana pagdating ng panahon na kayo'y nasa taas, huwag kayong magbabago. Kasi, minsan ang pag-uugali ng tao nagbabago pag medyo nakakaangat na. Ayun po ang huwag nating gagawin dahil kung ano tayo noon, dapat panatilihin natin ang ating pag-uugali na ganun ka pa rin hanggang sa ngayon. Mahirap ka noon at bigla kang yumaman, dapat ang tao di magbabago. Advance Happy New Year! God bless us all!